Hello po, Sir Van. Sana po ay mabasa niyo itong kwento ko. Tago mo na lang ako sa pangalang JR. Nangyari itong nakakatakot kong karanasan noong college ako sa bahay ng kaklase ko na itago na lang din natin sa pangalang Jesse. Alam naman natin na kapag college student, maraming paperworks, lalo na ang thesis. At uso ang mga overnight sa isang bahay kasama ang kagrupo. So yun na nga, nag-overnight kami. Bale, lima kami sa grupo. At malapit na ang pasahan kaya kailangan namin tapusin agad ang thesis namin. Niyaya naman kami ni Jesse na sa kanila na lang mag-overnight. Total, yung mama at papa niya ay umuwi sa probinsya ng mga panahon na yon. Sakto naman, loko din kasi itong mga kagrupo ko. Gusto rin mag-overnight. Pero ang totoo, ako lang naman talaga gagawa. 'Di ba? Lahat makaka-relate na leader lang naman talaga gumagawa sa thesis. May konting tulong lang yung iba. By the way, kidding aside, Sir Van. Balik tayo sa kwento. Sabado kami nag-overnight dahil Linggo kinabukasan at wala namang pasok. First time kong makakapunta sa bahay nila Jesse. Okay naman ang bahay nila. Simple. Parang natural na bahay lang. Sinimulan na namin ang paggawa ng thesis. As usual, yung iba nag-movie marathon, nagluto ng pansit canton at nagkwentuhan lang. Naghating gabi na din. Inaantok na kaming lahat. Nagkwentuhan na sila Jesse ng nakakatakot. Ako naman na inaantok. Sumali na din para malibang ng sandali. Naikwento sa amin ni Jesse na kaya niya kami niyaya na mag-overnight dahil ayaw niya mag-isa sa bahay nila. Dahil daw may nagpapakita daw na babae sa bahay nila ayon sa usap-usapan ng kapitbahay nila. Hindi ako naniniwala sa una kasi sa tingin ko, tinatakot lang ni Jesse ang mga kagrupo namin. Hanggang sa natapos na ang takutan namin at bumalik na ako sa paggawa ng thesis. Sa sala kami nakapwesto at kanya-kanyang pwesto na din ang apat kong kagrupo ng higa para matulog. Patuloy akong gumagawa at tulog na ang mga magagaling kong kagrupo nang makaramdam ako ng pagtayo ng aking mga balahibo. Alam mo, Sir Van, yung parang may nakatingin sa'yo sa di kalayuan. Hindi ko na lang ito pinansin. Nang magising ang isa naming kagrupo na babae, nagpunta ito ng CR. Maya-maya bigla na lang kaming nakadinig ng sigaw mula sa CR nila Jesse. Nagising sila Jesse at pinuntahan namin ang CR at naabutan namin ang kagrupo namin na umiiyak. Tinanong namin kung anong nangyari dahil naabutan namin siya nakaupo lang sa CR nila Jesse. Inakala namin na nadulas siya kaya tinawagan namin ang magulang niya para sunduin siya. Sinundo naman agad ang kagrupo namin ng kanyang tatay na nakamotor. Lumipas ang mga oras, mga 3 AM na, Sir Van, nang nakaramdam ako na naiihi ako. Pagpasok ko sa CR, alam mo yung parang maliit na bintana sa CR na labasan ng amoy at hangin? Saktong paglingon ko doon, nakakita ako ng bagay na dumaan. Sinabi ko na lang sa sarili ko na pusa lang yon. Paglabas ko, naabutan ko ang isang babae sa kusina nila Jesse. Nakatayo at nakataliko dito. Akala ko ate ni Jesse, kaya nag-good morning ako. Pabalik na ako sa sala nang muli kong nilingon ng babae. Pero nawala na siya doon. Binaliwala ko na lang. Sakto pagdating ko sa sala, gising si Jesse. Kasama mo pala ate mo dito, Jesse. Ang sabi ko rito. Anong ate? Mag-isang anak lang ako. Pinagsasabi mo. Sagot sa akin ni Jesse. Nang madinig ko yung sagot niya, kinilabutan ako dahil sigurado akong may nakita akong babae sa kusina nila. Pinuntahan namin ni Jesse ang kusina pero wala na ang babae doon. Walang ibang tao. Pero sino ang nakita ko? Bumalik kami ni Jesse sa sala at sinabihan ako na matulog na lang at baka namalikmata lang daw ako dahil buong magdamag na ako nakatutok sa laptop. Pero dahil rush nga, pinagpatuloy ko pa rin ang paggawa
at bumalik naman si Jesse sa pagtulog. Ako na lang ang gising. Alam mo yung sa sobrang katahimikan, ang nadidinig ko lang ay ang pagtunog ng pag-type ko sa laptop at hilik ng mga kagrupo ko. Pilit kong pinupokus sarili ko sa paggawa ng thesis namin. Nang may lumabas sa kwarto ni Jesse na babae at nginitian ako. Napaisip ako na tinatakot lang ata ako ni Jesse at may ate talaga siya. Na-good morning uli ako at humingi ng pasensya sa abala. Pero tuloy-tuloy lang na naglakad ang babae papunta sa kusina. Nawirduhan din ako sa suot nito dahil parang makaluma ang suot niya. Hindi naaayon sa panahon ngayon. Bumalik ako sa ginagawa ko. Nang magising muli si Jesse at tinanong ako kung sino ang kausap ko. Ang sabi ko, "Ate mo, lumabas sa kwarto mo, nananakot ka pa eh. Tayo lang tao dito, anong pinagsasabi mo?" Tinuro ko kay Jesse na nasa kusina ngayon yung babae. Pinuntahan niya pero wala siyang nakita. Hindi ako naniniwala kaya pinuntahan ko din at wala ngang babae doon. "Sigurado ka bang hindi mo ako tinatakot?" Takot na tanong ko kay Jesse. Hindi daw siya nananakot. Dahil doon nakiusap ako kay Jesse na samahan na lang niya ako hanggang matapos ang ginagawa ko. Dahil sa hindi ako nakapag-focus dahil sa takot, hindi ko rin natapos ang thesis namin. Umaga na at uuwi na kami. Nang makauwi na din ako sa bahay, naalala ko ang kagrupo kong nadulas sa CR nila Jesse. Chinat ko siya para kamustahin. Nag-reply siya sa akin at nakiusap na wag na kaming mag-overnight kila Jesse. Nagtaka ako at naitanong kung bakit. Doon niya na ikwento na kaya nadulas siya sa banyo nila Jesse dahil may nakita siyang babaeng nakasilip doon sa maliit na butas sa banyo. Kinabahan ako dahil parang may nakita din ako nung nag-CR ako doon. Doon ko din nakwento sa kanya ang mga nakita ko. Chinek ko din yung FB ni Jesse para tignan ang mga picture. At base sa mga picture, only child nga lang si Jesse. Kaya simula noon, ayoko na rin mag-overnight kahit rush pa yan. Sinasabi ko na lang sa kagrupo ko na ako na lang gagawa sa bahay. Total, ganun din naman ang nangyayari. Bakit pa mag-overnight sa ibang bahay na ako lang naman din mag-isa ang gagawa kung pwede naman sa bahay namin? Ayun lang po boss. Sana mabasa nyo ito. And God bless boss. Magandang araw boss ba ng malikmata. At ganun na rin sa mga tagapakinig ng channel mo. Nais ko lang sana ibahagi itong totoong nakakatakot na karanasan ko noong second year college pa lang ako dito sa university namin. Kahit ilang taon na ang nakakaraan, ay sariwa pa rin sa aking alaala ang mga nangyari. Napakaraming beses na ako nakakakita ng mga ligaw na kaluluwa sa department na to dito sa university namin. Lagi kong nakikita yung multo ng isang matandang babae na nakaitim at medyo magulo ang buhok na laging paikot-ikot lang sa bawat silid-aralan ng building na to. Harap-harapan ko siyang nakita nang minsan ay uwian na namin. Mga 7 PM na yon at palabas na kami sa building na yon. Nakita ko talaga nakatabi ng matandang multo na yon yung skeletal model ng isang silid-aralan na nadaanan namin. Hindi siya gumagalaw. Hindi ko makita talaga ang itsura niya dahil nakapatay na ang ilaw sa silid na yon. Pero naramdaman ko na nakatingin siya sa akin. Pero yung pinaka nakakatakot kong karanasan ay nangyari nung minsan ay dismissal na ng 4 to 7 PM class namin. Noong year 2013 ito naganap. Lahat ng classmate ko ay palabas na ng building na yon dahil gusto na nilang umuwi. Pero ako, nagpaiwan ako mag-isa at hindi sumabay sa kanila dahil sa naiihi na talaga ako. 3 oras kong tiniis ang pagkaihi ko dahil sobrang terror yung teacher namin. Hindi ka basta-basta makakalabas ng silid dahil napaka-stricto talaga ng siraulo na yon. Kaya wala akong magawa kundi tiisin yung pagkaihi ko. Sobrang dilim ng CR sa building na yon. Ni ilaw ay wala.
Kahit sobrang nakakatakot, ay wala na akong pakialam dahil gusto ko na talagang umihi. Habang umiihi ako, naramdaman ko mula sa kanan ko na may parang tumabi sa akin. Medyo nawala na ang kaba ko nun kasi naisip ko sa wakas hindi na ako mag-isa sa banyo. Pero di nagtagal. Naramdaman ko na parang malapit na siya sa akin dahil nagtama na ang mga braso namin. Nakaramdam ako ng konting lamig sa paligid. Medyo nainis ako kasi naisip ko baka bading ang gago na to at may balak pa ata sa akin dahil hindi naman siya umiihi. Nang akmang haharapin ko na sana siya, ay bigla naman siyang umihi kaya hindi ko na lang tinuloy ang pagharap sa kanya. Habang patapos na ako umihi, ay napansin ko na parang yung direksyon ng pag-ihi ng katabi ko ay palapit ng palapit sa akin. Bigla akong sumabog sa galit at nagsalita sa isip na, aba, bastos tong gago na to. Iihian pa ata ako. Susuntukin ko na sana yung katabi ko dahil medyo natamaan na ng ihi niya yung sapatos ko. Isang segundo lang yung paglingon ko sa direksyon niya nang bigla akong kinilabutan at natakot ng sobra dahil nakita ko na wala pala akong katabi. Imposible naman na nakaalis siya agad dahil halos isang segundo lang ang bilis paglingon ko mula nung nakikita ko pa yung daloy ng ihi niya papunta sa sapatos ko. Agad akong kumaripas ng takbo palabas ng banyo dahil napagtanto ko na hindi pala tao yung tumabi sa akin mula kanina. Hanggang ngayon ay hindi pa rin naaalis sa isip ko ang nangyari na yon. Kaya mula noon ay hindi na ako umiinom ng pangtawid uhaw bago magsimula yung klase kong 4 to 7pm. Para akong uwian ay hindi na ako maihipang muli tuwing dismissal na. Hanggang dito na lang po, Boss Van. Sana ay mapaunlakan mong ibahagi itong kwento ko sa channel mo. More power and God bless, Idol. Hehe, salamat. Kumusta po, Kuya Van? Kwento ko lang yung karanasan ng kaibigan ko na ikinawento niya sa amin. At nangyari daw ito nung high school siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Ner. Nung high school siya, marami na siyang kwentong naririnig tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa school nila. May nakapagsabi na dati raw sementeryo ang kinatatayuan ng school nila at halos puro sundalong Kastila ang mga nakalibing doon. May nakapagsabi din na naging ospital daw ito at yung iba naman ay bahay daw na nasunog. Hindi naniniwala yung kaibigan ko sa mga sabi-sabi kaya hinayaan niya lang. Isang araw, practice nila ng graduation noon. Nasa kantin siya at bumibili. Nagtataka siya bakit ang daming tao sa kantin ng mga oras na yon. Ganong practice nga ng graduation, so dapat lahat nasa field. Hindi na lang niya ito pinansin since inaalala niya na baka hindi pa nagsisimula kaya ganon. Bumili na siya ng pagkain noon. Nang tawagin siya ng kanyang adviser, pinapapunta na siya nito sa field para mag-practice. Siya na lang daw ang kulang. Nanlaki ang mata niya nang marinig yun sa adviser. Agad siyang tumakbo sa pinto ng kantin para silipin kung andun nga sa field ang lahat. Mas lalong nanlaki ang mga mata niya nang makitang andun nga ang lahat ng estudyante. Nanginginig na ang tuhod niya ng mga oras na yun, pero nilakasan niya ang kanyang loob para lingunin ang kantin. At paglingon niya, nakita niya ang mga taong nakaputi na puro dugo ang mukha at lahat ng ito ay masama ang titig sa kanya. Sa sobrang takot niya ay sumigaw siya ng malakas at nagtatakbo papunta sa mga kasamahan. Lumipas ang ilang araw at graduation na nila. Lahat ay nakapagmarcha na at nakapagseremonya na. Sa kasagsagan ng pagtawag ng mga pangalan nila, biglang kumulog ang kalangitan. Pero maaraw nung oras na yon. Nung nabanggit na yung apelido niya, biglang nasira yung mic nila at humampas ang malakas na hangin sa isa sa mga bintana ng classroom.
at nakita nila doon ang isang telang puti na lumilipad at nang malaglag ay naging hugis tao, saka ulit lumipad. Lahat ng tao ay nagulat sa nangyari, lalo na si Nerna ng laki ang mata. Tinapos nila ang graduation ng mabilis dahil sa kaba at takot na nararamdaman ng bawat isa. Ayon sa matandang janitor sa school na yon, yun daw ang estudyanteng nagpakamatay dahil nalaman niyang hindi pala siya gagraduate. Nung araw ng graduation na nila, napahiya daw ang estudyanteng ito sa madaming tao. Dahil sa kasagsagan ng pagmamartsa, ay bigla daw itong pinaalis ng isang teacher at sinabing hindi ito makakagraduate. Dahil sa kakahiyang natamo, nagpakamatay daw ito sa kanilang classroom. Ayun lang po Kuya Van, naikwento lang po yan ng kaibigan ko at gusto ko lang din pong ibahagi sa channel mo. Sana po ay maisama ito. Marami pong salamat. Kumusta po Sir Van? I want to share my story nung senior high school ako. Itago na lang natin ang school sa pangalang SJC. Ayokong may makaalam since yung ikukwento ko ay labag sa rules ng school. Maganda naman ang school ko dati. Maliit at talagang magaganda ang disenyo. Napagdesisyonan namin ng magulang ko na doon ako mag-aral kahit na private. Since first batch ako ng senior high noon at wala na talagang choice. Maraming bawal sa SJC. Isa na doon ang bawal umakyat sa 8th floor ng school. Pero sabi ng ibang mga nursing college student doon, ang laman lang daw noon ay mga medical tools, medical equipment, basta about lang sa medical. At doon din sila gumagawa ng actual performance nila, like yung pag-observe ng katawan ng patay. Ang SJC kasi, priority nila yung mga kumukuha ng medical field sa college. Grade 11 STEM student ako noon, nung wala pa kaming pakialam kung ano ba talaga ang nasa 8th floor. Kasi more on books ang pinag-aaralan namin. Nung grade 12 na ako, doon na kami nagkaroon ng actual performance. Expected namin ng mga kaklasiko, makakaakyat na kami ng 8th floor. Pero hindi pa pala. Kasi ang sabi ng advisor namin, sila lang ang pwedeng umakyat sa 8th floor para kunin ang mga tools and equipment na gagamitin namin. After ng actual performance namin, break time na namin noon. Kasama ang mga kaklasikong sila Diet, Cel, and Ria. Hindi nila totoong pangalan. Pare-parehas kaming nagtataka kung bakit ayaw kami paakyatin ng 8th floor. Pero dahil dakila kaming mga pasaway, especially si Diet, hinaya niya kami na umakyat ng 8th floor. Nung una ayokong pumayag kasi isa yun sa mga ipinagbabawal. Tara na be, akit na tayo. Wala namang makakaalam, tayo-tayo lang. Ani Diet. So pumayag naman yung isa kong kasama, kaya pumayag na din ako. At naglakad na nga kami noon. Bago kang makarating sa hagdan papuntang 8th floor, dadaan ka muna sa gymnasium, which is nasa 7th floor. Paakyat na kami noon sa hagdan nang makita namin na sobrang dilim ng 8th floor. Kaya binuksan namin yung mga flashlight ng mga phones namin. Pag-akyat namin, may ilang mga pulang ilaw sa floor na yon. Naglakad kami hanggang makita namin yung laboratory na may mga garapon. Ang laman nun ay mga ngipin ng tao, fetus, utak, meron pang ang ari ng tao. Pero hindi na namin pinansin yun kasi inisip namin na ayun yung mga ginagamit ng mga nursing students sa experiment nila. Ilang pintong laboratory ang nadaanan namin. Nang mapukaw ang tingin ko sa isang pinto. Guys, bukas ata yung pinto doon, no? Sabi ko. Tignan natin baka ayun yung lagayan ng mga medical tools. Sabi naman ni Cel. Agad kaming nagtungo sa pintuan na yon. Pagpasok namin sa room na yon,
tumambad sa amin ang mga animoy ni Cho. "Di ba bawal kayong umakyat dito?" Nagulat kami sa nagsalita. Paglingon namin si Kuya Jin pala, isa sa mga janitor ng school. Agad kaming nagtakbuhan nung nakita kami. "Sandali!" Agad kaming napahinto sa pagsigaw ni Kuya Jin. "Alam niyo ba kung bakit hindi kayo pwedeng umakyat dito?" Tanong nito. Napailing na lang kami. "Dahil dito," ang sabi ni Kuya Jin. Sabay itinuro niya ang mga nicho. Binalot na ako noon ng takot. Kasabay pa noon ang paglakas ng hangin. "Ano po ba meron dyan? Bakit may nicho?" Tanong ni Ria. "Dati kasing ospital tong school na to. Nilipat ang ospital sa harap at ginawa itong school. Itong 8th floor ang kanilang morgue dati. At yung mga hindi na kinukuhang patay ng mga kamag-anak ay dito nila nililibing. Dito din nila nililibing yung mga bangkay na binibili nila para pag-eksperimentuhan." Nagtinginan kaming magkakaibigan at agad na nagtakbuhan sa sobrang takot. Pababa na kami na hagdan noon nung namatay lahat ng ilaw. At paglingon namin kay Kuya Jin, nagbagsakan sa likod niya ang mga medical tools. Dala na rin siguro ng matinding hangin. Pagbalik namin sa classroom namin, nagulat kami kay Ria kasi may mga sugat ang kaliwang braso niya na animoy pinagkakalmot ng pusa. Ang naranasan namin yun ay minabuti naming huwag ipagsabi sa iba at tuluyan ang kalimutan. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat po.